live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinarang na, inagawan pa ng huli. Yan po ang panibagong panggigipit na naranasan ng ilang Pilipinong mangingisda sa kamay ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Kinondena ng Pilipinas ang hakbang na yan ng China na nangyari ilang araw lang matapos pagtibayan ng mga leader ng dalawang bansa ang maritime communication para sa pagresolba sa mga issue sa West Philippine Sea. Nangako rin ang Binoong Task Force na hindi na mauulit ang insidente na walang presensya ng gobyerno. Nakatutok si Chino Gasto. Kuha ito ng mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc kung saan sinita ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisdang namumulot ng mga isda at ibang lamang dagat mula sa bahura. Ang kulay berdeng bangka na ito pinipigilan at hinahawakan pa ng isang naka-life vest na tauhan ng Chinese Coast Guard. Kinuha raw ng mga Chinese ang mga napulot na isda at lamang dagat ng mga Pilipino. Regular na nagbabantay at namimigay ng gasolina, tubig at pagkain sa mga mangingisda ang PCG at BFAR sa Bajo de Masinloc. Pero sa panahong ito, wala raw barko ang PCG at BFAR sa lugar. Nakalap na ng Coast Guard ang salaysay ng mga mangingisda na magsisilbing basehan ng susunod na aksyon ng National Task Force on the West Philippine Sea. Nangyari ito noong January 12 wherein there is no Coast Guard and BFAR vessel that was present during that time, no? But we are now coordinating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to make sure na itong ganitong lull time, no, na magkakaroon ng vacuum ng presence ng government forces will no longer happen again. According to our Filipino fishermen, every time na mayroong public vessel doon, whether the Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mas nagkakaroon ng leeway yung China Coast Guard because they focus more on the Philippine Coast Guard vessels and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nangyari ang insidente at 12 ng Enero, limang araw bago ang China-Philippines Bilateral Consultation Meeting sa Shanghai, kung saan nangako ang China at Pilipinas na patitibayin ang maritime communication at pagresolba ng mga issue sa West Philippine Sea. Dito sa huling kaganapan, kung saan nagkaroon na naman ng pagtataboy o harassment ng ating mga fishermen sa kamay ng mga Chinese Coast Guard, ay ikinababahala natin ito and we condemn this latest provocative action. Ang Armed Forces of the Philippines, sinabing regular na nagbabantay ang Northern Luzon Command sa Bajo de Masinloc. Pero wala raw silang natanggap na ganitong report. We consider this alarming because yun nga, no, lumalapit at lumalapit na po yung mga incidents. But with the command conference that we had, no, there was a guidance by the president. With any incident that we get, no, we will fortify our missions accordingly. We are reactive naman in these cases, but yun nga, we will assure the public that we are continuously doing our regular operations in our territorial waters. Samantala, naghatid ng supply ng pagkain ng Western Command ng AFP sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong linggo sa pamamagitan ng eroplano. Ito'y matapos magkaproblema ang isa sa mga resupply vessels na maghahatid sana ng supply at kapalitang sundalo. Nakasako ang mga supply na inilaglag mula sa eroplano na habang lumulutang sa dagat ay sinundo ng mga naka-rubber boat na mga sundalo mula sa BRP Sierra Madre. Bagamat ayaw sabihin kung ano ang naging problema ng barko, kailangan daw na seaworthy o ligtas na makakapaglayag ang mga resupply vessel bago sumabak sa kanilang misyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gasto nakatutok, 24 Horas. Nasunda ng tensyon at gulo ang masayang pagdiriwang ng pista ng Senyor Santo Niño sa Tondo, Maynila. Dahil umano sa tamang hinala, ilang lalaki ang nagpaulan ng bote ng alak at upuan na ikinasugat ng di bababa sa 5. Ang nahulikam na gulo sa pagtutok ni Darlene Kai. Nagkakasiyahan ng mga residente ng Barangay 38, Tondo, Maynila dahil piyesta ng Santo Niño mag-aalas 11 kagabi. Sunod-sunod na nagdatingan sa Kagitingan Street ang ilang lalaking nakaasul na t-shirt. Ilang saglit pa, nagkagulo na.
Isa-isang dumampot ng bote ng alak ang mga lalaki, saka ito pinagbabato sa mga residente sa kabilang bahagi ng kalye. Nagtulakan, nagbatuhan na rin ang mga upuan. Natumba pa ang isang motorsiklo. Maya-maya, dumating ang mga pulis para umawat. Nagkasugat sa ulo at paa si Eladio. Bakas pa ang dugo sa kanyang damit, pati sa kinakasama niyang si Michelle. Yung isang kasama po namin, lasing na kasi tumumba yung babae. Ginilid na po namin, pinapauwi namin. Sabi ko, umuwi ka na, lasing ka na. Sakto, dumaan po sila nakamotor. Yung pong dayo, may angkas na babae. Inista pa po nila yung motor nila dyan sa kantong salita niya, bumalik. Sabi niya, sinong minura nyo, sinong pinapauwi nyo? Sabi ko, teka lang, walang nagpapauwi sa inyo, hindi namin kayo kilala. Umalis daw ang motorsiklo, pero maya-maya, bumalik ang lalaki na may kasamang iba pa. Pinagbabanatan niya yung kapatid kong babae, tumumba na kami sa tindahan, gumitna na ako. Doon na raw sumaklolo sa kanya ang kanyang pamilya. Nang hamon po talaga, kaya nung time na nang bato na po sila, syempre umawat na po lahat. Ang problema, may kasama, nagpaula na po sila ng bote. Ang daming inosente na nadamay. Inundayan ako, nagsasaksa ako dito. Ginanong ko siya. Tapos, kala ko pinalo lang ako, kaya pumunta ako roon. Ang dami ng tulo ng dugo. Nung nakita ko may dugo na ako, lumusob na ako. Hindi bababa sa liman nilang kaanak at kapitbahay ang nasugatan sa gulo. Rumesponde rin agad ang mga taga-barangay pero hindi na nila inabutan ang grupo ng mga lalaki. Hindi raw sila taga roon. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras. Napag-utusan lang daw ang ilang kongresista kaya nagpapirma para sa People's Initiative na layong maisulong ang charter change ayon kay Senador Bato de la Rosa. Ang itinuturong nag-utos umano si House Speaker Martin Romualdez. At ang sagot dyan ni Romualdez sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Paglalahad ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may mga congressman daw na lumapit sa kanya at nagsabing sumusunod lang sila sa utos kaya nagpapapirma para sa People's Initiative. Pero hindi niya kinilala ang mga kongresistang nagkwento, pero ang pagkakasabi daw, ang nag-utos umano sa kanila, si House Speaker Martin Romualdez. Boss, pasensya ka na, just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Oh, following orders lang daw sila. So, wala tayong, mahirap din sisihin mo sila. Pero, kung tutuusin, pwede talaga sisihin. Bakit ba? Porque order, sunod ka lang na sunod. Eh, nakikinabang ka rin siguro dyan sa order na yan. Eh, yun ang sabi sa akin yung congressman eh. Yun ang sabi sa akin. Oh, hindi ko na sabihin kung sino. Sa ilalim ng People's Initiative, isinusulong ang charter change para gawing joint voting o magkasamang boboto ang Senado at Kamara sa halip na magkahiwalay para sa mga pagbabagong isusulong sa ilalim ng Constituent Assembly. Bagay na inaalmahan ng mga senador, mas kaunti kasi sila kumpara sa mga kongresista, kaya mababaliwala lang daw ang kanilang boto. Sa impormasyon pang nakarating kay De La Rosa, ini-issuehan umano ng claim stub ang mga pumirma sa Davao City. Merong nag-i-issue ng sa Davao City, pipirma sila, nag-i-issuehan sila ng claim stub, perma, claim stub. Siguro yan para sa kuan, sa Tupad o sa AX, kung mag-release sila ng AX, may claim stub na sila. Ito yung prop. May 3,000, meron ng 100 pesos. Nang makapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. It's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman, so that I don't respond to. No. So you didn't give any orders po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva na nawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Binigyang diin ni Villanueva na wala dapat sangkot na pera sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.
mga sagabal lamang sasakyan sa bangketa at kalsada ng Caloocan at Pasay ang pinuntirya ng MMDA. Hindi umubra kahit anong dahilan ng mga nasita. Iyan ang tinutukan ni Ian Cruz. Tuloy ang hinatak ng MMDA Special Ops Strike Force ang taxing ito sa Airport Road sa Pasay. Ilang rider naman ang tiniketa ng illegal parking sa tapat ng isang fast food chain dahil sa pagparada sa bangketa. May hinatak ding pedicab at jeep. Sir, andito po ako sa motor ko, hindi parking, po ako pumaba. No waiting ha po. Hindi po ako pumaba. Dapat pinasok niyo muna doon sa gilid. Sa EDSA Rotonda, malapit sa kanto ng Taft Avenue, mainit na nakipagdiskusyon pa ang rider na ito pero tiniketan pa rin siya. Pati ang iba pang mga nakaparadang motor dahil bawal huminto at maghintay roon. Sa tramo, nakaparadang kotse ang hinatak ng MMDA dahil lumagpas sa bangketa. Di rin nakaligtas sa towing ang kotseng nakaparada sa ilalim ng ginagawang rampa na Naiya X. Sa Naiya Road, may unattended na nakaparadang kotse sa labas ng designated parking area. Didispose ko na yan. Bebenta ko na. Eh, wala eh. Mahirap pag na pag talagang walang parking. Sa Caloocan City, sa Dagat-Dagatan Avenue, kanya-kanyang alis ng gamit o paninda sa bangketa ang mga residente. Gaya ng chicken cage ng mga panabong na manok. Wala ring kawala ang sidecar na kinailangan gamitan ng bolt cutter para maalis sa poste. Bago maisampa sa truck, humabol ang isang babaeng umiiyak. Hindi na mga pwede natin i-ano yan, nakasakay na uyan. Wala pa po sir, ayaw pa po umiyan. Kanina po, nandito kami, insulto naman po yun. Bukod sa motor, ang mga tricycle na nakaparada sa outer lane ng kalsada isinakay sa tow truck. Natiketan din ang ilang sasakyan ng illegal parking. Ang iba rito, hinatak. C3 Road naman patungong pier ang isinunod ng MMDA. Ang intensyon ng MMDA dito sa C3 Road, hulihin at atiketan yung mga trailer truck driver na nakahambalang dito sa gilid ng kalsada. Pero yung isa sa mga driver ay tila minalas dahil nga ang ibinigay niyang lisensya ay peke. Napatunayan ito ng mga taga-MMDA at doon sa kanya namang original na lisensya ay hindi pala siya pwede mag-drive nung ganitong kalaking trailer truck. Kaya ang mangyayari ngayon, hindi lang ticket ang makukuha niya kundi matotow na rin pati yung kanyang trailer truck. Sa kabuuan, 9 na truck driver ang natiketan, 2 ang nahila ng MMDA. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Pinulong na po ng Land Transportation Office ang mga otoridad na mangangasiwa sa panghuhuli ng mga babiyahe pa ring hindi consolidated na traditional na jeepney pagpasok po yan ng Pebrero. Pero bukod dyan, may isa pa raw inaalala ang opisina. At nakatutok si Joseph Moro. Walang patid ang mga sumasakay na estudyante sa mga tradisyonal na jeep sa nagtahan sa Maynila. Isa itong Paco Rotonda nagtahan sa mga ruta na marami o kung hindi man lahat ng mga jeep dito ay hindi pa rin consolidated. Marami sumasakay dito mga estudyante at mga manggagawa dito sa Maynila. Ang problema, sa February 1, pagbabawalan na ng LTO at LTFRB ang mga unconsolidated na mga traditional na jeepney na bumiyahe. Hanggang January 31 na lamang kasi ang mga provisional authority na hawak nila at pagkatapos ay huhulihin na dahil ituturing na silang mga kolorum. Problema ito sa mga estudyante. Mag-tricycle na lang po, no choice. Mataas na po yung bayad compare sa jeep. Inabisuhan na raw ng DILG ang barangay na ipatutupad na ang pagkansela ng mga prangkisa at pagbabawal na bumiyahe sa mga unconsolidated na mga traditional na jeep. Pero sabi ng mga driver sa barangay, babiyahe pa rin daw sila. Itong area talaga sir, from itong biyahe nila talagang ano ito eh, parang halos sentro ito eh. Ito na mga tricycle naman natin ang umaano dyan, nakaabang. Sapat ba yun? Hindi rin, tapos una problema din, medyo sinasamantala din dahil tinataasan nila ang ano nila, pamasahe. Hopefully may magawa din ang local government
may mga i-provide silang mga sasakyan para sa ating mga commuters. Ang jeepney driver na si Christopher nasa 20 taon ang namamasada at may isang anak na 14 anyos. Nangangamba siya na mawala ng trabaho simula February 1. Sa terminal na ito, higit 40 silang jeepney driver na nasa parehong sitwasyon. Hindi po naman din alam po kung makapagpatapos po siya ng pag-aaral. Siyempre, wala naman din po trabaho yung asawa ko. Ito lang din po ang alam kong hanap buhay ang pagmamaneho po ng jeep. Muling giit ng LTFRB, may pagkakataon pa ang mga unconsolidated na jeep na magpamyembro sa mga nabuo ng mga kooperatiba o korporasyon. Ayaw po kasi hindi naman po kasi ganun kalakas po ang biyahe rito sa amin. Kumbaga, pag gumawa ka po kasi ng unit dito, malugi po, paano po kawawa rin kami. Hindi rin po kayang hulugan po yun. Pinulong na ni Land Transportation Office o LTO Chief Attorney Vigor Mendoza ang mga regional director bilang paghahanda sa mangyayaring hulihan sa February 1. Pero nananawagan pa rin ng LTO sa mga hindi pa rin consolidated na mga jeep na humabol. Bukod sa pag-impound ay may parusa ring kulong na mula 6 hanggang 12 taon ang mahuhuli. Pero bukod dyan ang pinaghahandaan din ng LTO ang posibilidad na kulangin ang masasakyan sa ilang lugar kung talaga magiging mahigpit ang panghuhuli nila. Like Cubao, para alam namin rin kung anong support facility we can still coordinate with LTFRB DOTR na baka pwedeng magbigay ng special permit kung ayaw naman natin na mag-enforce tapos mawala ng sasakyan ng mga tao sa baba. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo raw siya sa susunod na eleksyon. Pero hindi malinaw kung para sa aling posisyon, lalo sa 2028 pa matatapos ang kanyang termino bilang Vice Presidente. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, One Mindanao. Plano sa politika ang isa sa mga inilahad ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Barangay Bagugalyera sa Davao City. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Kalimog ko na ako ang itsuon si Mayor Basse o na ako ang magbuwa si Congressman Pulong at sundi sila at sila magagal. Basi, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay mangampanya ko sa inyo ha, kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Hindi binanggit ni Duterte kung para sa anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Pero ang susunod na eleksyon ay sa 2025 para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Matatapos naman ang kanyang termino bilang bise sa 2028. Sinusubukan naming klaruhin sa tanggapan ng Vice Presidente ang kanyang pahayag. Inihayag din ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative upang amyandahan ang isang probisyon sa saligang batas. It is an insult to the ordinary and the poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections. So, nakakasama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin sa People's Initiative. Binigyang diin din niya ang pagtutulungan ng barangay at mga nasasakupan ito sa panahon ng kalamidad. Kailangan din umanong mapagmatsyag at huwag magpadala sa mga taong may mga masasamang hangarin. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban, Nakatutok, 24 Oras. Back to back to back ang project at commitments ni Sonny Lopez this 2024. Bukod sa dalawang mega series na kanyang pagbibidahan, di rin niya nakakalimutan ang personal advocacy para sa kalikasan. Makichika kay Aubrey Carampel. Certified eco-warrior si Sparkle Star Sanya Lopez na proud na nakiisa sa isang fun walk para sa advocacy campaign na One Less Plastic a Day. Layo nito na ipalaganap ang awareness tungkol sa pag-reduce, reuse at recycle ng mga plastic mula sa mga beauty and cosmetic product. Ang mga marirecycled na plastic ay gagawing school chairs na idodonate sa chosen beneficiaries.
Hindi lang tayo gumaganda, ngunit pinapaganda rin natin yung kapaligiran natin at iniingatan natin environment natin, which is important, no, na nagiging aware ang bawat brand sa mga ganitong klase ng ano, sitwasyon natin ngayon sa mundo na kailangan natin ingatan talaga. Di lang sa campaign feeling blessed si Sanya, kundi pati na rin sa sunod-sunod na trabaho ngayong kasisimula pa lang ng taon. Katatapos lang daw nila ng shooting ng pelikulang Playtime, kung saan makakasama niya sina Cian Lim, Colleen Garcia at Faye Lorenzo. Nag-start na rin daw siyang mag-taping para sa Encantadia Chronicles Sangre, kung saan makakasama niyang muli ang mga OG Sangre at New Generation Sangres. Nagsimula na rin daw sila ng taping para sa biggest family drama series ng taon na Pulang Araw with Barbie Forteza, David Licauco at Alden Richards. Dahil Japanese occupation era ang setting ng kwento at vaudeville dancer ang kanyang role na kanya raw sobrang pinaghandaan. Medyo nag-a-adjust pa rin kami ni na Barbie, pero excited kami para dito sa proyekto na to kasi napakaganda. At yung iba rin namin mga kasama na kasi nag-start na, kaya naman nakaka-excite. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Matapos ang mahigit isang dekada, inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong graft at malversation ang dating alkalde ng Makati na si Elena Tabinay. Kaugnay po ito sa kontrobersyal na million peso supply contract para sa equipment ng Ospital ng Makati na di umano dumaan sa public bidding. At nakatutok si Mark Salazar. Naka-wheelchair nang humarap si dating Makati Mayor Elenita Binay sa Sandigan Bayan 4th Division para sa pagbababa ng hatol sa kasong graft at malversation kasama ang ilan sa kanyang mga opisyal noon. Kaugnay ito sa 9.9 million peso supply contract para sa equipment ng Ospital ng Makati na naaprubahan daw ng walang public bidding noong 2001 at lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Matapos ang mahigit 10 taon, pinawalang sala si na Binay dahil hindi raw napatunayan ng prosekusyon na guilty siya beyond reasonable doubt. Pinawalang sala din ang kanyang mga kapwa akusado maliban lang sa dalawa. Nahatulang guilty sa kasong graft sina Conrado Pamintuan at Jaime de los Reyes na nagtulak umano ng supplier para sa proyekto. Ipinag-uutos ng korteng makulong sila ng mula 6 na taon at 1 buwan hanggang sa maximum na 8 taon. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Pamintuan, pero sabi ni de los Reyes, aapila sila. Ganun talaga eh. Mag-aapil kayo, siyempre. Oo, yung lawyer namin bahala. Inasahan nyo ho bang kayo maiiwan? No comment. Pinapayagan naman sila ng korte ng provisional liberty habang sila ay umaapila sa hatol. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Binay, pero ngumiti lang ito sa camera. It's done. It's finally done. How do you feel, Mayor? It's okay, Mama. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sinuspindi sa trabaho ang dalawang nagpakilalang airport police na nahuli kahapon dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Nagsagawa na rin ang imbestigasyon ng MMDA na muling nagpaalala sa publiko na sumunod sa kanilang patakaran para iwas aberya. Diyan ang tinutukan ni Marie Zumali. Panibagong insidente na naman ito na nagkainitan dahil sa di-autorisadong pagdaan sa EDSA busway na nangyari kahapon. Sa video, makikitang kinukuna ng isang nagpakilalang airport police. Ang kumukuha ang MMDA enforcer na sumitas sa kanila. Pero pilit binabawala ng airport police ang enforcer na kumukuha sa kanya. Base sa inisyal na investigasyon, nangyari ang pagtatalo nang i-flag down ng MMDA enforcer ang sasakyan di otorisadong dumaan sa northbound ng EDSA busway. Bumaba ang dalawang sakay nito na nagpakilalang airport police. It is our kumbaga, process no, and protocol that we have to ask for the license of the apprehend of the vehicle that we are apprehending. Apparently, ayaw pong magpa-record yung dalawang apprehended personnel po natin. And doon po, based on the video that is circulating right now, makikita natin na talagang sinubukan pong haplutin ng dalawang beses po ang cellphone ng ating enforcer.
Nagsasagawa na ngayon ang investigasyon ng MMDA at Manila International Airport Authority. Pero sabi ng MIAA, on official duty ang dalawang airport police na tinanggal na muna sa pwesto. Base sa patakaran ng Department of Transportation, bukod sa mga bus na nag-ooperate sa EDSA Carousel, limang pinakamatataas na opisyal ng gobyerno lang ang papayagan dumaan sa busway. Pwede ring dumaan ang mga re-responding emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bombero at Philippine National Police. Pero kahit airport police ang mga nagpakilalang dumaan sa busway, ang airport police department namin po doon ay hindi kasama doon sa mga listahan na pwedeng dumaan, not obeying traffic rules and regulations. Sa parte ng MMDA enforcer, nakapag-duty pa rin naman daw siya ngayon ayon sa MMDA. Inaasahang mailalabas ang resulta ng investigasyon sa lalong madaling panahon at isusumite ito sa Department of Transportation na siyang magdedesisyon kung anong parusang ipapataw sa mga mapatutunayang lumabag sa batas. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, huwag na huwag po kayong daraan dito sa EDSA Busway kung hindi kayo kabilang sa mga otorisadong dumaan dito. Bukod sa mapapatawan kayo ng parusa, posible pa kayong madisgrasya. Kung sasabayan po kasi natin itong mga buses natin, napakalaki, there are big chances na magkaroon pa po ng aberya at aksidente, and yun po yung iniiwasan natin. Para sa mga mahuhuling lalabag, pagmumultahin kayo ng 5,000 hanggang 30,000 pesos. Posible pang masuspinde hanggang sa matanggalan kayo ng lisensya at sasailalim muli sa Road Safety Seminar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Ulat, palahon naman tayo, pansamantalang humina ang ihip ng amihan kumpara noong nakaraang linggo. Umaabot na lang yan sa ilang bahagi ng Luzon. Pero ayon sa PAGASA, inaasahang lalakas ulit ito sa mga susunod na araw, kaya magpapatuloy pa rin ang lamig ng panahon sa ilang lugar sa bansa, lalo po sa gabi o madaling araw. Dahil sa amihan, may gale warning pa rin sa baybayan ng Northern Luzon at nananatiling delikado ang paglalayag para sa maliliit na sasakyang pandagat. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Apayao, Cagayan at Isabela. Malalakas na ulan ang mararanasan sa ilang lugar, kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa iba pang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Quezon at Mimaropa. Sa Metro Manila naman, magdala ng payong dahil may tsansa ng ulan bukas, lalo po yan sa hapon. Halos wala namang ulan sa Visayas maghapon, maliban sa ilang bahagi lang ng Aklan, Samar at Leyte provinces. Sa mga kapuso natin sa Mindanao, kumpara noong nakaraang araw, mababawasan na ang malawakan at matitinding bukos ng ulan. Asahan na lamang din yan sa ilang lugar sa Sulu Archipelago, Northern Mindanao at Soksarjen. Kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkalat na umunoy suhulan kapalit ng pirma para amyendahan ang konstitusyon. If you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang election. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually, it's almost, how do I term it, repugnant, a disgraceful act. So, hindi ako pabor kung ganun, hintuin na lang nila. Mainit na balita ngayon. Sa panayam sa isang social media account, sabi po ng dating Pangulo, talamak ang suhulan na nangyayari rin anya sa Davao City. Sabi pa ni Duterte, ang pamimigay ng pera ay ginagawa anya para madaliin ang tsa-tsa at manatili anya sa kapangyarihan ang mga nasa posisyon. Maganda naman anya ang kasalukuyang konstitusyon at demokrasya sa bansa na nagbibigay kapangyarihan sa publiko na maglukluk ng opisyal sa pwesto. Ang end result nito is that a new constitution, if ever, it will just destroy the nation. It will open the floodgates of political abuses, pati the perpetuation of powers. Kung sino ngayon, gusto nilang tumuloy-tumuloy. Muling idinay ng Kamara ang pagsusulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas sa pagbabalik sesyon ngayong araw. Sinabayan naman niya ng kilos protesta ng mga tutol dito. At nakatutok, si Tina Panganiban Perez. Sa kanyang mensahe sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso kanina, muling isinulong ni House Speaker Martin Romualdez ang charter change. Ayon kay Romualdez,
pakikinabangan ng taong bayan at ng bansa ang tsa-tsa dahil makakatulong ito para makatugon ang pamahalaan sa mga nagbabagong kondisyon. Kasama sa mga dapat anyang tutukang provision ay ang para sa ekonomiya at pagpapapasok ng dayuhang negosyo. It is critical that we facilitate the entry of foreign capital and direct investments into our economy, and it's imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to eliminate the barriers that restrict potential growth. May ilang provision sa konstitusyon na naglilimita o nagbabawal sa foreign ownership sa ilang industriya. Ito ang nais tugunan ng Resolution of Both Houses No. 6 na inihain sa Senado kamakailan at planong ayunan ng Kamara. This signals a strong sense of unity and purpose. The Congress of the Philippines, now acting as one body, will eventually fulfill the call for a reformed, responsible, and result-oriented constitutional framework. Umaasa rin si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na maaaprubahan sa lalong madaling panahon ang Resolution of Both Houses 6 ng Senado para anya matapos na ang mga spekulasyong si Romualdez ang nasa likod ng People's Initiative, isang hiwalay na hakbang para rin sa pag-amyenda ng saligang batas. Kasabay ng pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso kanina, nagsagawa ng kilos protesta kontra tsa-tsa ang ilang grupo sa gate ng Kamara kaninang umaga. Nagbabala rin ang ilang kongresistang kontra tsa-tsa na kapag sinimula ng proseso, baka may mga makalusot na mga amendments bukod sa mga economic provisions. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. May pahabol na sayang hatid ang Sinulog Festival sa Queen City of the South. Ngayong araw, pinarangalan at nasaksiyan ulit ang mga nag-standout na performance na mas lalong nagbigay buhay sa selebrasyon. Iyan ang tinutukan ni Luan Mayrondina ng GMA with Joel TV, Balitang Bisdak. Hindi nagtatapos sa Grand Showdown kahapon ang masayang selebrasyon sa Sinulog sa Cebu City. Dahil ngayong araw, muling nagkaroon ng repeat performances ang winners sa Sinulog-based at free interpretation category. Mula sa siyam na naglaban-laban, nakuha ng Banawan Cultural Group ng Barangay Guadalupe ang kampyonato sa Ritual Showdown Sinulog-based category. Ang pangmalakasan nilang performance, deserve na deserve ang 3 million pesos na cash prize. 3 milyon din ang inuwi ng Paseo Festival ng Canlaon City Negros Oriental na dinumina ang Sinulog Free Interpretation Category. Sinundan sila ng first-timer contingent mula sa Dinagat Island na Tribo Kamanting Performing Arts Guild. Third place ang Lumadba sa Kanon. Fourth place ang Banay San Nicolas Non. At fifth place ang Tribo Mabulukon. Ayon sa pulisya, aabot sa 3 million ang nakisaya sa taunang Sinulog Festival. On the security side, mapasalamaton gyud kami nga kanang hapsay gyud ang ato ang Sinulog nga aktibidades. Even when we started like January 10 for the Walk with Jesus, hangtod nag-conclude ta or nag-humanta sa atong activity with the Grand Festival. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Luan Mayrondina, Nakatutok, 24 Oras. Ramdam na po ng ilang magsasaka ang epekto ng El Nino. Mukhang patuloy pa yang iindahin, lalo't mas marami pa raw tatamaan ang tagtuyot sa mga susunod na buwan, ayon po yan sa PAGASA. At Nakatutok si Maki Pulido. Bitak-bitak na ang nanunuyong ekta-ektaryang sakahan sa ilang bayan ng Nueva Ecija. Ayon sa grupo ng mga magsasaka roon, kulang na ang tubig para sa irigasyon ng mga palayan kaya't namatay ang mga punla. Tuyot naman na ang sakahang walang irigasyon kaya hindi na matamnan. Ayon sa PAGASA, isang probinsya ng Nueva Ecija sa mga posibleng makaranas ng drought o tagtuyot simula ngayong Enero hanggang Abril. Dahil sa strong El Nino na mararanasan natin ngayong taon, parami ng parami ang mga probinsyang tinukoy ng PAGASA na posibleng makaranas ng tagtuyot hanggang sa inaasahang paghina ng El Nino sa Mayo. Sa ating forecast, mas maraming areas ang maaaring makaranas ng mas nasa dry or nasa drought condition
sa malaking bahagi po ng Central Luzon at Northern Luzon. Sa Central Luzon, nagmumula ang 18% ng rice production ng bansa. 5 to 7% nito mula sa Nueva Ecija. Kaya pinangangambahan ng agriculture group na SINAG ang pagbagsak ng rice production. Mas kahit anong import ang gawin mo, hindi bababa ang presyo because mataas ang presyo ng bigas globally. Dati, we import from 460 to 500 dollars per metric tons. Ngayon, ang global price, pinakamura 600. Pero pinaninindigan ng Department of Agriculture, sapat ang kanilang programa kaya't di bababa ang rice production. Bababa ang rice production because of the El Nino? Yung binigay sa amin na report ay hindi. Mas maraming hybrid ngayon ang tinanim. Pero kahit dry spell pa lang ang nararanasan ng ibang lugar, hirap na ang ilang mga magsasaka. Sa Batangas, problema na ng magsasakang sinilo ang tubig para makapagtanim ng kamatis. Hindi naman kami pwedeng tumanim ng tuyo, but tatanim ka ng tuyo, tatanim ka ng mga Marso, tapos ay uulan ng mga Mayuhon niyo, wala na rin ang pananim. Kahit diligin, wala na yun. Dahil bumaba ang water level sa ilog, apektado maging ang mga bangus growers sa Dagupan, Pangasinan na nakakaranas din ng dry spell. Apektado ang paglaki nila pag mababaw, kasi mahinang pagkain nila. Inaasahang bababa rin ang water level ng mga dam. Posibleng araw, sabi ng PAGASA, na magbawas ng tubig na isinusupply sa mga bahay. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang National Water Resources Board tungkol sa paghahanda sakaling magkulang na ang tubig sa Angat Dam na pinagmumula ng tubig sa mga kabahayan sa Metro Manila at ilang karatig probinsya pero wala pa silang tugon sa ngayon. Handa naman daw ang Local Water Utilities Administration na namamahala sa mga water districts sa probinsya. We are preparing for the worst case scenario that there might be a rationing that can happen. But for now, there is still enough supply for our people. Kaya sana naman daw, ngayon pa lang, magtipid na at huwag mag-aksaya ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Interior Secretary ang isang opisyal ng DILG kagay sa pahayag nitong bawal magpapirma ang mga opisyal ng barangay para sa People's Initiative. Umaapila naman ang isang election lawyer sa COMELEC na itigil na ang pagtanggap ng mga pirma. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni na Jonathan Andal at Sandra Aguinaldo. Sa pinakahuling tala ng Commission on Elections o COMELEC sa isinasagawang People's Initiative, meron ng 153 na legislative districts ang nagsumite ng mga pirma para sa pag-amyenda ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Lagpas kalahati yan ng kabuuang 254 legislative districts sa bansa. Pero panawagan ng election lawyer na si Romulo Makalintal, tigilan na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma dahil batay raw sa Supreme Court ruling, kailangan mabasa ng tao ang petisyon bago ito pumirma. Kaya hindi raw pwedeng mauna ang pirma kesa sa petisyon. Pero sagot ng COMELEC, sinusunod lamang nila ang guidelines kaugnay dito. No choice naman po ang COMELEC at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Baliwala lahat ang signatures na yan hanggat hindi pina-file sa amin ang formal na petisyon. So tingnan po natin at dapat, obligasyon naman ng magpa-file ng petisyon ng proponent na kumbinsihin ang COMELEC na talagang naintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pinirmahan. Nilinaw naman ngayon ni DILG Secretary Benor Abalos na walang patakaran na nagbabawal sa mga barangay official na magpapirma sa People's Initiative. Ginawa ni Abalos ang pahayag matapos sabihin ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Felicito Valmosina na bawal umanong magpapirma para sa charter change ang mga barangay official. Yung sinasabi niya tungkol dito na statements ay kanyang opinion lamang yon. Hindi po ito ang official na stand o posisyon ng DILG. Sinabi ko kay Yusek Balmusina, mag-explain ka sa akin, saan mo nakuha yan? Dagdag ni Abalos, meron pa nga rin COMELEC Unbank Resolution na nagsasabing exempted o hindi kasali ang mga elected barangay officials sa mga pinagbabawalan na makilahok sa mga political activities sa ilalim ng Omnibus Election Code. Pero para mas malinawan kung hanggang saan ang exemptions ng barangay officials, sumulat na raw ang DILG sa COMELEC. Ibig sabihin po pwede. But again, they cannot use government resources. Antayin na lang muna natin, tasagot naman kagad tong COMELEC.
Kinontra rin ni Abalos ang sinabi ni Valmosina na bawal magkomento ang mga barangay official tungkol sa People's Initiative. Sabi ni Abalos, karapatan ng bawat isa ang magbigay ng opinyon. Itatanong din daw ng DILG sa COMELEC kung pwedeng gamitin ang mga barangay hall bilang venue ng pagtitipon sa signature campaign. Hindi pa masabi sa ngayon ni Secretary Abalos kung may ipapataw na disciplinary action laban kay Undersecretary Valmosina. Let this serve as a warning sa lahat ng aming undersecretary na opisyales. Kasi mahirap, kawawa rito ang tao, magkakalituhan on the ground. Kamukha na nangyayari ngayon, nagkakalituhan, nagkakagulo sila. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pangmalakas ang gabi ang hatid ng GMA Prime sa mind-blowing na mga eksena mapapanood sa Love, Die, Repeat at sa Asawa ng Asawa Ko. Kabang-abang mula sa mga pangyayaring magdudulot ng mapapait na alaala hanggang sa tila deja vu ng mga tagpo. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Nagsisimula ng mag-aral sa pagsakay ng big bike si Ultimate Star Jeneline Mercado. Nahilig daw siya sa astig na pastime na ito after the pandemic, kaya't inaral niya ang pag-ride at ang kanyang recent joyride sa Tanay. Kasama pa ang kanyang chaperon, ang hubby na si Dennis Trillo, on a scooter. Yun, after ko mga anak, tapos sabi ko parang may time naman na ako, kaya ko na, magaling na yung CS ko, pwede na akong mag-aral. So binigyan niya ako ng, sige, okay na yan, sasama na lang kami sa training mo. So nagkaroon ako ng chance na mag-training sa isang school. Lagi akong may kasama pagka nag-ride. Admit, kung hindi naka-Vespa, nasa loob ng kotse, meron kaming radio na kung saan kami nag-uusap para naririnig ko siya na, op, may sasakyan sa likod, tumingin ka sa side mirror, ganon. Op, mabilis ka yata, dahan-dahan, ganyan. Nagkwento rin si Jen tungkol sa mga aabangan na tagpo sa GMA Prime Series na Love, Die, Repeat. Mamaya, masasabi na kaya ng kanyang karakter na si Angela ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao kay Bernard, played by si Yan Lim. May kukwento na rin kaya ni Angela sa kanyang mga magulang ang tila deja vu sa mga pangyayari sa kanya. At magigising ulit si Angela na tila bumalik ang petsa at uulit na naman ang mga pangyayari. Nung week na to, yung first week namin, nagtataka pa siya eh. Panaginip naman, hindi pa siya sure. Pero ngayon parang nagsisink in na sa kanya na, oh, bakit umulit na naman? Ako lang ba to? O talagang umuulit yung araw? Mamaya malalaman nila kung ano ba talaga nangyayari. Mas titindi pa to? Oo naman, Kuya Nelson. Kasi itong unang loop, kasi hindi lang ito eh. Meron pang iba, pero hindi ko na yan sasabihin. Kailangan kumapit sila at manood sila para malaman nila kung ano pa yung iba. Oo. Mas umiinit din ang mga tagpo sa Prime Series na Asawa ng Asawa Ko. Mamayang gabi, makakaalpas si Christy, played by Jasmine Curtis Smith, sa mga miyembro ng Kalasag. Pero abangan din ang mga pangyayaring magdudulot ng mapapait na alaala sa bagong kasal. Saan kaya hahantong ang mga hindi inaasahang pangyayaring ito? Abangan mamaya ang mga sagot sa back-to-back series na Asawa ng Asawa Ko at Love, Die, Repeat sa GMA Prime. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.